Kasi balita namin, nako, nakailang beses ka daw umiyak. Umiyak ka ng umaga, umiyak ka ng... Ano nangyari? Dami! Bakit? Eh, hindi, syempre, diba? Siguro that morning was yung moment. Actually, sabi ko, naku, hindi pa ako umiyak dahil hindi pa nagte-trigger yung parents kasi wala na yung parehong magulang ko, diba? So, syempre, milestone yun eh sa buhay mo. Important moment siya. And parang when it comes to my dad, it's something he really wanted to do, to walk me down the aisle. You know, I just miss, na-miss ko yung parang wish they could be here, diba? Like everything, kasi by that time, nakapag-welcome dinner na, ang saya na eh, antas na nung love sa air, parang yung energy, sobrang good vibes. Pero may kulang, diba? Parang yes. Kahit na anong gawin mo, hindi mo sila maibabalik eh. So parang siguro yun, yung parang, it sucks that they're not there. Tapos yun, naimasmasa na ako. Sabi ko, kailangan ko na mag-start kasi late na ako. Tapos yung second point naman, umiyak na naman kasi I think moment naman namin ng mom ni Ben. She gave me a bracelet kasi daw so I can wear something old. Di ba may something old, something new, something borrowed, something blue. And then, iyakan kami. Tapos a nice touching moment. And then, you know, she was really, she told me naman before that pa na she wants to be called mom. So parang I felt like I had a new mom. And then, yon. Ang daming moments. So habang minimakeupan ako or binubuhukan ako nangyayari. Tapos biglang dumating ngayon si Teddy tsaka si Gideon kasi siling gumawa ng bouquet. Binigay sa akin yung bouquet. So, yung ganda. Ganun. Tuntua ako. Tapos sabi nila, may nak-heart tas may locket. Ano yan? Buksan ko daw. Picture ng mga magulang ko. Gibana naman ako. Alam mo yun, talagang ang daming moments. Syempre, nung wedding, maiyak ka talaga. Pero feeling ko, kung medyo composed ako ng wedding, feeling ko parang hindi yung, at least natapos na yung ibigay ugly mo na cry. Sa dagat. Oo. Tapos nung gabi, ito namang si Sunshine Dizon. Lalo akong pinaiyak. Ano naman yun? Ito yung tungkol sa bracelet. At paano nangyari yun? So, nagulat ako. Bigla silang tumayo sa stage. Tapos, ay ko, teka lang, hindi takasama sa program. Tapos, yun nga, sabi niya, hindi alam ni Iza to. And then, sabi niya, so, meron kasing isang part, like, isang jewelry, yung mom niya na naiwan sa akin. And I think people are a bit confused as to how she has it. So, just to clarify, what happened was, before my mom died, she pawned a couple of pieces of jewelry. So we were strapped for cash. Like, wala kaming pera. Kailangan ng pera. So, hanggang... Nagsanla. Nagsanla. Sabi ko, wala akong pera pantubos nito. Sabi ko, ikaw na lang tumubos sa'yo na. Parang I basically sold it to her. And she did. And then I forgot about it. And then, she actually said na may mga nawalang pieces. Akala ko nawala lahat. Tapos nagsisinga ako na parang, bakit hindi ko binili agad, di ba? Tapos, yun. So, akala ko nawala lahat. Yung pala may isang natira. Kasi I think dalawa lang naman yung pieces. Isang singsing, isang bracelet. Tapos, yung pala natira yung bracelet. Tapos yun, binigay niya sa akin. Oh, ayan na ang kwento. Sinuot ko kasi pinasuot na. Sinuot ko din yung bigay ng mom ni Ben. And then, ito yung sa mom ko, yung silver. Ay, sorry. Yung white.